Ano ba ang paksa natin ngayong araw na ito at mukhang may kinalaman ito sa mga bagay-bagay sa pagninegosyo? Ang pag-usapan natin ngayon, MJ, is about business law. Business law. Business law, but sometimes may relationship din ito sa marriage kasi may tinatawag tayong conjugal partnership of gain. Mm. Conjugal partnership of gain, kasal yun. It means kung if you are nagpakasal ka, nag-usap kayo na magpakasal kayo na may conjugal property kayo, may tinatawag conjugal partnership of gains. Yan. But normally, ang conjugal partnership of gains, yung kinasal, bago ang family code. Kasi under the new family code, absolute community of property na ang pinag-usapan. But ngayon, ang pag-usapan natin ngayon, partnership in business. Ano yung partnership in business? For example, if you want to be involved in any business, hindi naman kaya kung ikaw lang isa. Kaya mo yan kung gusto mo maliit lang negosyo, but if you want a bigger business, yung mga malalaking mga negosyante, may mga partners yan. Mm. Yun ang tinatawag na partnership. It means partnership in business. Kung for example, kumuha ka ng mga partner para at least, example, may partner kang matalino, magaling sa magluto. Mm. Ikaw naman, may budget, may puhunan ka. So mag-partner kayo, siya tagaluto, ikaw naman tagapuhunan. Then, hati kayo sa kita. Yun ang tinatawag na partnership. Alright, batiin lang natin kay Mark ng gandang araw itong mga loyal natin, ng mga taga-subaybay. Si Ruth LG sa Facebook, si Annalisa Salem at si Edward Padpad nanonood sa ating live stream. Kuya Mark, pasadaan natin. Yes, sige. Ano po bang ibig sabihin ng partnership? Partnership, MJ, kontrata po ito. Contra. But it's not an ordinary contract. It is a special contract. Contract whereby two or more person, ibig sabihin, dalawang tao or more than dalawa tao. They contribute, nag-contribute sila ng money, property, industry to the common fund. Ibig sabihin, namuhunan sila, pwedeng cash, pwedeng property, for example, yung bodega, property, or industry, meaning talent mo, you contribute that to the partnership. But ang purpose, you have the intention of dividing the profits among themselves. Mm. Ibig sabihin, nagbigay ka ng puhunan, 500,000, pinagamit mo yung bodega mo, ginamit mo yung utak mo sa isang negosyo. For example, magaling ka magluto ng pandesal. Yan. Para ibenta mo sa lahat ng mga schools, pandesal na sobrang very nutritious na pandesal. Yan, malunggay. O, maganon. So, talent mo yan. So, you contribute that to the partnership. But ang purpose, hindi lang contribute na sineshare mo lang yung knowledge mo. May purpose ka. Ang purpose mo, dapat may hati ka sa kita or yung profit ng negosyo. Yun ibig sabihin doon. You contribute money, property, industry to the common fund. But ang purpose is, you have the intention of dividing the profits among themselves. Ibig sabihin, hindi ka nagbibigay doon ng puhunan sa wala. Nagbibigay ka ng puhunan, but may kondisyon. Dapat may hati ka sa kita ng negosyo.